Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay Uniform Circular Motion. So, ano ba ang Uniform Circular Motion? Ang definition nito, ang paggalaw ng isang bagay sa isang bilog na palagi ang bilis, tulad ng isang bagay na gumagalaw sa isang bilog, palagi itong binabago ang direksyon nito. So, sa lahat ng mga pagkakataon, ang bagay ay gumagalaw ng tangent sa bilog. So, dahil ang direksyon ng velocity vector ay kapareho ng direksyon ng paggalaw ng bagay, ang velocity vector ay nakadirekta rin sa bilog. Okay, so that's what you call uniform circular motion. Okay, so lahat ng object na umaandar sa pabilog na path, ang tawag mo na constant ang velocity, ang tawag mo dun ay uniform circular motion. So, ang direction ng velocity mo is always tangential dun sa circular path. Tapos, ang radial acceleration mo naman is seeking the center. Okay? And then, the centripetal force is seeking the center also. Okay? So, si A-rad, ang tawag mo dun ay centripetal acceleration. Ang tawag mo naman kay B ay velocity. CR, that is the radius ng circular path. Tapos, si T, that is the period. Ang period, yun yung cycle. Kung ilang segundo, nabubuo yung isang cycle mo. Okay? So, ang tawag mo doon ay period. So, yung frequency naman, that is the speed. Kung gaano kabilis mo nabubuo yung isang cycle na yun. Okay? So, ang formula, para makuha mo si velocity, ang formula ay 2 pi r over t. Okay? So, ang unit dapat ng r mo, naka-meter, okay? At ang unit dapat ng period mo, naka-seconds. So, ang unit ng velocity natin na pinag-aralan sa kinematics ay 3, meter per second, centimeter per second, at saka feet per second. So, ibig sabihin, kapag MKS, meter per second. Kapag CGS naman, centimeter per second. Tapos kapag British, ang dapat na unit mo ay feet per second. Okay? So, centimeter per second. Okay? At saka feet per second. Okay? So, feet per second. So, ibig sabihin, dapat ang unit ng radius mo, naka-meter, naka-centimeter, at saka naka-feet, depende dun sa system ng unit na ginagamit mo. Okay? And then the period is always in seconds. Okay? So, sa radial acceleration naman, ang formula is b squared over r or that is equal to 4 pi squared r over t squared. Okay? So, ang unit dito, meter per second squared o kaya centimeter per second squared o kaya feet per second squared. So, depende dun sa system of units na ginagamit mo kung MKS, CGS, or British unit. Okay? So, the formula para makuha mo si period, that is 1 over f. So, that is 1 over the frequency. Ang unit ng frequency ay hertz o kaya, okay, ang unit ng frequency mo ay hertz. Okay? Kasi ang hertz ay equal sa 1 over seconds. Okay? So, isa pang unit na ginagamit yan ay revolution per minute o kaya revolution per second. Okay? So, yung revolution, that is not a unit, sinasabi niya lang sa'yo kung ilang revolution na nagagawa ng object na yun dun sa circular path mo. Okay? So, these are the formula that you're going to use in order for you to get the velocity, the radial acceleration, and the period, and the frequency. Okay? Now, the next term is centripetal force. Ang definition ng centripetal force ay paggalaw ng bagay sa pabilog na path o daanan. Merong isang net force na kumikilos sa gitna na nagiging sani ng paghahanap ng bagay sa sentro. So, ang pinakamadaling definition ng centripetal force, that is the force seeking the center. Okay? Kasi sa bagay, kapag umiikot siya in a circular path, kapag umiikot ito, lagi itong pumupunta sa gitna. Okay? And ang humihila doon para pumunta sa gitna yung galaw ng object mo ay centripetal force. Okay? So, ang symbol ng centripetal force ay F sub C and that is equal to MA rad. Okay? Kasi ang formula ng force is mass times acceleration. So, dito para malaman mo na uniform circular motion yung topic na sinasagutan mo, nilalagyan yung acceleration ng rad para
masabi na ito ay nasa uniform circular motion. So ang A-rad, that is the radial acceleration, okay? So yung formula ng A-rad kanina is B squared over R. So pwede natin makabuo ulit ng formula kapag sinubstitute natin yung formula na yun sa A-rad. So that will be MB squared over R, or pwede din maging formula ng centripetal force mo, 4 pi squared MR over T squared. Okay? Sinubstitute lang natin yung value ng formula ng A-rad dito. Kaya nabuo natin itong dalawang formula pa na ito. Okay? So, ang unit din ito, tatlo din, Newton, dynes, kapag CGS, okay? Tapos, dynes, tsaka pounds. Okay? So, kapag MKS, Newton, kapag CGS, dynes, tapos kapag British, ang unit mo dapat naka-pounds. Okay? So, may isa pang term, which is centrifugal force. Ang definition ng centrifugal force, ang pwersa ng centrifugal ay maliwanag na paglabas ng pwersa sa isang mass kapag ito ay pinaikot. Ang tawag dito is the outward force playing from the center. Ibig sabihin, parang kapag umiikot yung isang object sa circular path, parang may pwersa na parang nararamdaman yung object na yun na parang humihila sa kanya papalabas. So, ang tawag mo doon ay centrifugal force. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung mga formula sa uniform circular motion. So, sa problem number 1, a battery-operated toy car with a mass of 50 gram revolves uniformly in a circle on a horizontal frictionless surface. So, the toy car is attached by a string 10 cm long to a pin on the surface. If the toy car makes 3 complete revolutions per second, so find the force exerted on it by the string. Okay, so ang hinahanap sa atin dito ay centripetal force. Okay, so ang given lang sa atin, mass, which is 50 gram, and then yung haba ng string, which is 10 cm long. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sabi niya, meron daw isang pin, okay, yan. Tapos, let us say, ito yung toy car mo, okay. Tapos, umaandar daw yan in a circular path, okay. At nakatali daw yan dun sa may pin, okay. So, nakatali yung car na yan sa pin na to. At ang haba daw nun ay 10 cm, okay. So, kung mapapansin mo, itong 10 cm na ito ay radius, okay, ng circular path na ito. So, that is given to, which is given na 10 cm, at saka given ka ng mass, which is 50 gram. At saka given din tayo ng revolution per second. So, ang revolution per second is a unit para sa frequency. So, para makuha natin si period, that is 1 over F. So, that is equal to 1 over 3 revolution per second. So, that will give you an answer of 0.333 seconds. Okay? So, that's the value for the period. So, pwede na natin makompute yung radial acceleration kasi kailangan muna natin makuha yung radial acceleration para makuha natin yung centripetal force, because the formula of centripetal force is equal to M times the A-rad. Okay? So, ang radial acceleration, the formula is 4 pi squared R over T squared. So, 4 pi squared times the radius, which is 10 cm, over the value ng period na nakuha natin, which is 0.333 seconds, quantity squared. So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 3.56 times 10 to the 3 cm per second squared. Okay? So, makukuha na natin yung centripetal force, which is equal to M times the radial acceleration. So, the mass, that is equal to 50 gram, times the radial acceleration na nakuha mo, that is 3.56 times 10 to the 3 cm per second squared, which will give you an answer of 1.78 times 10 to the 5th dynes. Okay? Okay, let us discuss different conditions sa uniform circular motion. So, ang una dun ay loop-the-loop. So, sa loop-the-loop, kaya siya tinawag na loop-the-loop kasi niloop mo yung loop na yan. Okay? So, isang loop ito, tapos niloop mo siya, kaya tinawag na loop-the-loop.
Okay? So para makuha natin yung velocity ng daga sa pag-loop niya dito sa loop na ito, kailangan nating gumamit ng free body diagram. So sabi natin, ang centripetal force is seeking the center, tapos ang bigat nitong daga na ito is also downward, okay? So ibig sabihin, ang centripetal force mo ay equal dun sa weight mo. Okay? So ang centripetal force, ang formula ay mb squared over r. Okay? And then the formula for the weight is mg. So si m makakancel out. So makukuha nating formula, b squared is equal to rg. So we get the square root ng both side ng term na to, makukuha mo yung formula ng b, which is equal to square root of rg. Okay? So itong formula na to, pwede pa madagdagan kasi pwedeng maging formula naman ito ay ma rad. So ibig sabihin, ang a rad mo ay equal sa g kapag loop the loop. O kaya, meron pang formula, that is 4 pi squared r over t squared. Okay? So yung isang formula dun sa may a rad mo na ma rad. So pwede din yon in terms naman ng mga period at saka in terms ng radius ng formula. Pwede mong gamitin yung formula na yun. So may panibagong formula ka ulit na mabubo. So dito sa example na to, ang ginamit lang natin formula ng centripetal force ay yung mb squared over r. Okay? So pwede ding ma rad at saka 4 pi squared r over t squared. Okay? So para naman makuha mo yung centripetal force sa top ng loop, ang formula na is normal force ng daga at the top plus ng weight. Okay? Tapos at the bottom, kapag nandito yung daga sa bottom ng circular path, ang centripetal force mo naman ay equal sa normal force ng daga sa bottom minus ng weight niya. Okay? Kaya kung makikita mo, mas malaki yung nararamdaman mong pwersa kapag nasa tuktok ka ng Ferris wheel. Okay? O kaya kapag sumasakay ka ng roller coaster, kapag yung roller coaster ay nasa pinakatuktok na nung pat na yon, parang lulong lula ka kasi masyadong malaki yung pwersang mihila sa'yo pababa. So, dahil dito sa formula na yon. Okay? So, ibig sabihin, kapag loop the loop, automatic, ang formula pwede mong gamitin para makuha mo yung velocity without deriving the formula kasi you will arrive on the same formula pa din. Ang formula mo kagad dun is b is equal to square root of rg. Okay? Now, let us discuss another condition which is unbanked curves. So, itong unbanked curve na to, dumadaan, parang umaandar yung sasakyan na to in a circular path na hindi nakabank yung daanan. Ibig sabihin, patag siya. Walang angle yung daanan mo. Okay? So, ilalagay natin yung free body diagram para ma-derive natin kung ano yung equivalent velocity formula para dito. So, ang normal force mo pataas, ang weight ng sasakyan mo pababa. So, ang centripetal force mo is seeking the center. So, ang friction mo is the same as the direction ng centripetal force mo. Kaya, kapag nag-summation ka ng Fy, ang normal force mo ay equal sa weight mo, which is equal to mg. Okay? So, kapag summation ng vertical forces. Okay? So, nasa equilibrium. Kaya, lalabas sa'yo doon, n minus w. So, pag tinanspose mo sa kabila, magiging n is equal to the weight, which is equal to mg. Okay? So, ang F sub C mo is equal to F. Okay? So, ang F sub C mo, that is mb squared over r, and then ang F mo, that is mu, the coefficient of friction, times the normal force. So, para makuha natin si B, makakancel yung mass na to. Okay? So, ang lalabas sa yung formula, b squared is equal to mu sub s rg. Okay? So, get the square root of both term, you will get the formula for b, which is square root of mu sub s times ng rg. Okay? So, ito yung formula ang ginagamit kapag naka-unbank yung curve mo. Okay? So, pag sa mga problem na sinasagutan mo, may binanggit na mga unbank curve, automatic kagad na ito yung formula ang gagamitin mo para makuha mo yung velocity ng object na yan. Okay? So, b is equal to square root of mu sub s rg. Okay? Okay, let us discuss another condition para sa uniform circular motion, that is bank curves. So, let us say yung object mo ay umaandar yung circular path pero yung daanan niya ay naka-bank.
So pwede natin ma-derive yung bagong formula para sa velocity kapag ganito ang situation niya. So gagawa tayo ng free body diagram. Let us say ito yung object na yun, which is yung sasakyan, umaandar in circular path. Ang direction ng normal force niya ay paganito. Okay? And then the direction of the weight is downward, and then the direction of the centripetal force is seeking the center. So pwede tayong gumawa ng force triangle sa diagram na ito. So ang normal force mo ang magiging hypotenuse mo. Okay? And then si centripetal force mo naman ang magiging adjacent side ng triangle na yon. Tapos si weight mo ang magiging opposite side ng triangle na yon. Okay? And then this data ay nandito sa triangle na yon. Okay? So, pwede tayong gumamit ng tangent function para makuha natin yung formula para sa velocity. So, sa tangent theta, that is equal to opposite over adjacent. So, that will be F sub C over the weight. So, opposite over the adjacent side. Okay? Opposite over the adjacent side. So, ito yung opposite side mo, ito yung adjacent side mo. Kasi nandito yung theta. Okay? So, F sub C mo, that is equal to mb squared over r, and then the weight is equal to mg. So, makakancel out ito. Okay? So, matitira dyan ay b squared over rg kapag nag-reciprocal itong g na to dun sa term na to. So, ang kalalabasan yan, pag kinross multiply mo itong rg na to dun sa tangent theta na to, that will be b squared is equal to rg tangent theta. So, we get the square root of both sides. Makukuha mong formula ng B mo, that it will be B is equal to square root of RG tangent theta. So, this is a formula that you're going to use kapag nakabank yung daanan na dinadaanan ng object in a circular path. Okay? So, pwede rin magbago ulit yung formula ng B mo rito kapag ang ginamit mo namang formula ng centripetal force mo ay MA rad. O kaya, M times ng 4 pi squared R over T squared. So, pwede ka pa ulit makabuo ng formula para sa velocity. Okay, let's have an example para dito sa mga condition ng uniform circular motion. So, para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung mga formula sa bawat condition. So, sa problem number 2, find the speed of the box shown in figure 7.6. So, ito yung figure na yan. So, sabi niya, merong isang object na katali sa ceiling at ang haba ng tali ay 0.3 meter at itong object daw na to ay umaander in a circular path. Okay? At ang angle nun ay 20 degree. Okay? So, ang hinahanap pa yung velocity itong object na to dun sa circular path na ito. Okay, let's solve this problem para maintindihan niyo kung paano ginagamit yung formula. So, ang unang pwede natin makuha ang variable dito ay yung radius. Okay? So, ang radius mo ay ito, mula dyan hanggang dito. So, that will be your R. Okay? So, kung mapapansin mo, sa triangle mo, ang radius mo ay opposite side. So, pwede tayong gumamit ng sine function. So, sine theta, okay? Sine theta is equal sa opposite. Okay? Ang opposite mo ay yung radius mo. At ang hypotenuse mo ay equal sa 0.3. Okay? So, ang formula para makuha mo si radius, that will be equal to 0.3 sine theta kapag kinross multiply mo itong 0.3 sa kabilang side. So, kaya ang formula ng radius ay 0.3 sine theta. So, that will be 0.3 times ang sine 20 degree, which will give you an answer 0.103 meter. Okay? So, gawa tayo ngayon ng free body diagram para mabuo natin yung formula ng velocity. So, kung mapapansin mo, itong tension na to ay nakatagilid. Okay? So, kung nakatagilid yung vector na yan, meron niyang horizontal at saka vertical component. So, ang vertical component niya, ito yun, that will be TY. Okay? TY. Tapos, ang horizontal component naman niya ay TX. Okay? Tapos, meron kang weight. Bababa. Okay? Tapos, meron kang centripetal force. Okay? Seeking the center. So, yan yung F sub C mo. Okay? So, kung magsasummation tayo ng horizontal forces, ang horizontal forces mo lang dyan ay yung F sub C mo and TX mo. So, ibig sabihin, ang F sub C mo ay equal dun sa TX mo. Okay? So,
ang TX mo sa triangle mo, that will be equal to T sine theta kapag ginamit mo itong triangle na to, kasi opposite side siya. Kaya, summation ng Fx, that is equal to T sine theta. So, ang Fx natin ay equal sa F sub C. So, that will be mb squared over R, and then that is equal to T sine theta. So, kukuha na natin yung equation ng T. So, we divide both sides by sine theta. Ang makukuha mo doon ay mb squared over R sine theta. And this will be R, equation 1. Okay? So, pag mag-summation ka naman ng Fy, okay, ang vertical forces lang dyan, si Ty at saka si weight. Okay? So, summation ng Fy is equal to Ty, that is equal to T cosine theta kapag kinuha mo dito sa triangle na to kasi adjacent sa it siya. So, kaya T cosine theta minus ng weight kasi downward. So, zero to. Okay? Kaya naging zero yung summation ng Fy mo kasi yung object mo hindi naman umiikot pa vertical kundi umiikot pa horizontal. So, wala siyang vertical acceleration. Kaya yung pwersa ay zero. Okay? So, we transpose the weight to the other side. Magiging formula ay weight is equal to T cosine theta. So, kukuha na natin yung formula ng T. So, that will be mg over cosine theta kapag dinivide mo both sides by cosine theta. And that will be R, equation 2. So, we equate equation 1 and equation 2. Ang makukuha mo dun ay mb squared over R sine theta is equal to mg over cosine theta. Okay? So, we manipulate this R sine theta, i-multiply mo dito sa kabilang term na to, magkocross multiply ka. Tapos yung M naman dito sa term na to, i-multiply mo dun sa ilalim nito. Okay? Ah, wala na, makaka-cancel na tong M na to. Okay? Kasi naka-equate nga pala siya. So, ang lalabas sa iyo dun ay B squared is equal to RG sine theta over cosine theta. So, sine theta over cosine theta is tangent theta. So, ang lalabas sa iyo dyan ay B squared RG tangent theta. So, kapag in-square root mo both sides, ang lalabas sa iyo, B is equal to square root of RG tangent theta. Okay? So, you substitute the data. And that will be equal to 0.103 meter times 9.8 meter per second squared. Kasi, ang ginamit na unit dito ay naka-MKS. So, kaya 9.8 ang ginamit natin gravitational constant times the tangent 20 degree. So, ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 0.606 meter per second. Okay? So, kung mapapansin mo, yung formula kanilang na-derive natin sa bank curve, ang formula ng B mo doon is square root of RG tangent theta. So, parehas din yung kinalabasan ng derivation dito. So, tinuturo lang sa iyo dito na paano mag-derive. Kasi mamaya, ang ipacompute naman sa iyo ay tension. So, wala namang formulang tension doon sa velocity na equivalent doon sa bank curve na yun. So, kaya tinuturoan ka kung paano mag-derive ng equation na yun para just in case na may ipacompute na mga variable na wala doon sa formula ng condition na yun, pwede mong ma-compute siya. Kasi marunong kang mag-derive. Okay? Pero kapag kunaring ang mga hinahanap lang ay velocity, automatic kagad yun. Ang formula nung kapag may theta, ito kagad yun. B is equal to square root of RG tangent theta. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 3, a car is traveling 90 km per hour around a curve of radius 200 meter. So, determine the banking angle. So, ang given lang sa atin ay velocity, which is 90 km per hour, and then the radius, which is 200 meter. So, ang pinapahanap sa atin ay banking angle, which is the theta. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang una muna natin gagawin, i-convert natin yung velocity na 90 km per hour sa meter per second para tumugma lahat yung mga unit na gagamitin natin sa mga formula. So, ang velocity is 90 km per hour. I-multiply natin to sa 1,000 meter over 1 km para makancel out natin yung kilometer. Okay? And then, i-multiply mo siya sa 1 hour over 3,600 seconds. Kasi sa isang oras, meron 3,600 seconds. Tapos sa isang kilometro naman, may 1,000 meter. So, matatanggal na tong hour na to. Ang matitira sa unit mo ay meter per second. So, kapag in-evaluate mo tong buong term na to, ang lalabas dun ay 25 meter per second. Okay? So, gagawa na tayo ng free body diagram para mabuo natin yung formula. Okay? So, dahil nakabank to, okay? So, let us say ito yung theta. Okay? So, theta,
Okay? Tapos, ito yung sasakyan, kunyari, nandito, maandar, in a circular path. Okay? So, okay, let's do the pre-body diagram. So, ang direction ng weight ay pababa. Okay? Tapos, ang normal force ay nakatagilid. Okay? So, this will be our N. Tapos, ang centripetal force is seeking the center. So, F sub C. Okay? Okay? Tapos, gagawa tayo ng Cartesian plane. Okay? Para itong gagamitin natin Cartesian plane. Okay? So, kung mapapansin mo, si N mo ang nakatagilid na vector. So, ibig sabihin, meron niyang vertical component at saka horizontal component. So, this will be the vertical component niya, which is NY. Okay? Tapos, ang horizontal component naman niya ay ito. Okay? That will be your NX. Okay? So, yung theta mo, kapag nilipat mo itong leg na to dito sa side na to para mabuo mo yung triangle mo na yon, ito yon. Okay? So, ayan. That will be your NY. Okay? So, ang theta na to, nandito yan. Dito. Okay? So, nandun yung theta na yan. Okay? Okay? So, kung magsasummation ka ng FX, ang horizontal forces mo lang ay si NX lang at saka si FC. So, yung summation ng FX mo, that is equivalent to the centripetal force already. So, summation ng FX mo is equal to N sine theta. Kasi kung dito sa triangle na to, yung NX mo ay opposite side. So, kaya sine. So, sine theta is equal to opposite, that is NX, over the hypotenuse, that is your N. Kaya, ang equivalent ng NX mo ay N sine theta. Okay? So, ang summation ng FX mo is equal doon sa centripetal force mo. Kaya, that is MB squared over R. And then, that is equal to N sine theta. So, we get the formula para sa N. So, ito, mamultiply dun sa R. Dito, pag kinross multiply mo. So, ang N mo, magiging MB squared over R sine theta. And that will be R equation 1. Okay? So, kapag nag-summation ka naman ng vertical forces, ang vertical force mo lang dyan si NY at saka si weight. Kaya, NY minus ng weight kasi upward to tapos downward to. Okay? So, si NY mo sa triangle ay equivalent sa N cosine theta kasi adjacent side siya. Okay? So, summation ng FY is equal to N cosine theta minus ng weight. So, ang FY mo is 0 kasi walang vertical acceleration yung object mo kasi hindi naman yun umaandar pa vertical kundi pa horizontal. Okay? So, we transpose the weight to the other side na magiging formula, weight is equal to N cosine theta. So, we get the formula for N by dividing both sides by cosine theta. That will give you mg is equal to n cosine theta. So, n, that will be mg over cosine theta. And that will be your equation 2. So, we equate equation 1 at saka equation 2. Ang lalabas sa'yo doon, mb squared over r sine theta is equal to mg cosine theta. So, the mass will be cancelled out. And then, the formula will be sine theta over cosine theta is equal to b squared over rg. So, that will sine theta over cosine theta is tangent theta, which is equal to b squared over rg. So, we get the theta dito sa formula that will be inverse tangent ng b squared over rg. So, we substitute the theta that will be inverse tangent ng velocity that is 25 meter per second quantity squared over the radius, which is 200 meter, and the gravitational constant that we're going to use is 9.8 meter per second squared kasi naka MKS yung unit. So, ang lalabas na sagot sa'yo dyan ay 17.7 degree. Okay? So, kung mapapansin mo, ito rin yung formula na ginagamit sa bank curve. So, you always arrive on the same derivation. Okay? So, kaya lang tayo nagdi-derive just in case na kapag ang pinahanap ay normal force. So, wala namang normal force sa formula na ito. So, kailangan marunong kang mag-derive ng equation. Kasi kapag may mga variable na pinapahanap na wala doon sa formulang final formula, you have to derive it. Okay? Okay, let us discuss Newton's law of gravitation. Ang definition ng Newton's law of gravitation, the gravitational force is directly proportional to the product of its masses and inversely proportional to the distances of these masses. So, ang formula ng
gravitational force is Fg is equal to gravitational force constant, so that is capital G, and then you multiply it by m1 times m2 over r squared. So yung r na to, that is the distance between these two masses. Okay, so Cg, capital G, is gravitational constant. Okay, so ang F sub G mo, ang tawag mo doon ay gravitational force, si capital letter G, that is the gravitational constant, which is equal to 6.67 times 10 to the negative 11 newton meter squared per kilogram squared. And then ang unit dapat ng mga masses mo, which is m1 and m2, should be in kilogram, and then the unit of the distance ng dalawang mass na yun dapat naka meter. Okay, kasi naka mks na itong unit dito. Okay. Okay, let's have an example para maintindihan niyo kung paano ginagamit yung formula ng Newton's law of gravitation. So, sa problem number 4, 3 balls are arranged as shown in figure 7.7. So, calculate the magnitude and direction of the total gravitational forces exerted on the small ball by both large balls. So, itong 5 kilogram na ball na ito, tinatanong niya kung gaano kalaki daw yung gravitational force na nararamdaman niya dito sa 8 kilogram ball na to at saka dun sa 8 kilogram ball na ito. Okay? So, parang yung gravitational force na yun, parang, let us say, attraction. Okay? So, let us say, may dalawang crush ka. Ito yung dalawa na yun. So, sabay mo silang nakita. So, gaano kalaki daw yung persang naramdaman mo nung nakita mo yung dalawang crush mo na yun? Okay? So, yun yung tinatanong dito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang una muna natin kukumpitin ay yung pwersa nitong 5 kilogram na to dito sa 8 kilogram. Okay? So, let us assume na yun si F1. Okay? Tapos, yung pwersa naman na naramdaman niya dito sa isang 8 kilogram na to, yun naman si F2. Yeah. Okay? So, assume natin na ganun. So, para makumpit natin si F1, ang formula is G times M1 M2 over R squared. So, we substitute the data. So, ang G mo, that is equal to 6.67 times 10 to the negative 11 newton meter squared per kilogram squared times M1, that is 5 kilogram, then M2 is 8 kilogram over the distance, which is R squared. So, ang R mo, yung distansya ni 5 kilogram sa 8 kilogram ay yung hypotenuse mo. So, wala siyang value. Pero, binigyan ka ng leg, which is 0.2 meter yung adjacent. Tapos, yung opposite side mo is 0.2 meter. So, gagamit ka ng Pythagorean theorem. Okay? So, that is equal to square root of a squared plus b squared. Okay? So, kaya sa formula nito, makikita mo, naka square root ng 0.2 quantity squared plus 0.2 quantity squared. Okay? So, plus naka quantity squared kasi r squared yung formula nun. Okay? So, ang makukuha mo sagot doon kapag in-evaluate mo tong buong term na to, ang lalabas sa sagot doon ay 3.34 times 10 to the negative 8 newton. Okay? So, para naman dito sa force 2, ang formula mo naman ay G times ng M1 times ng M3 over R squared, yung distansya nitong dalawa na to. So, kaya G, that is 6.67 times 10 to the negative 11 newton meter squared per kilogram squared times M1, that is 5 kilogram, then M3, that is 8 kilogram over, yung distansya nitong dalawa na to ay 0.2 meter. Kaya, 0.2 meter quantity squared. So, kapag in-evaluate mo yan, lalabas na sagot sa'yo doon ay 6.67 times 10 to the negative 8 newton. Okay? So, since kung mapapansin mo, sa F1 mo ay nakatagilid itong vector na ito, meron itong horizontal component, okay, which is F1x, at saka meron kang vertical component, which is F1y. Okay? So, lagay natin F1y, okay, F1y, at saka F1x. Okay? So, kung mapapansin mo, nandito yung theta mo. Okay? So, si F1x cosine, si F1y mo ay sine. So, kaya magiging
F1X is equal to 3.34 times 10 to the negative 8 Newton cosine ng 45 degree. Kasi, kaya naging 45 degree, kasi makukuha mo yung angle nito, tangent ang gagamitin mo. Tangent theta is equal to opposite, that is 0.2, over the adjacent, that is 0.2. So, ibig sabihin, tangent theta is equal to 1. So, para makuha mo yung theta, magiging theta is equal to inverse tangent ng 1. So, ang inverse tangent ng 1 ay 45 degree. Kaya, dito sa formula mo, naging 45 degree na. Okay? So, 3.34 times 10 to the negative 8 times mo ng cosine 45, ang lalabas sa'yo doon ay 2.36 times 10 to the negative 8 Newton. So, F1Y mo din, ang magiging formula ay F sine theta. So, kaya, F, ang value ng F1 mo, that is 3.34 times 10 to the negative 8 times mo ng sine 45 degree. So, ang lalabas din doon ay 2.36 times 10 to the negative 8 Newton. Okay? So, si F2 mo, horizontal lang. So, kaya F2X mo ay equal sa 6.67 times 10 to the negative 8 Newton. Ito rin yan. Ang F2Y mo ay 0 kasi wala namang vertical component itong F2 kasi horizontal force lang siya. Okay? So, pagsasama-samahin mo lahat ng X, tapos pagsasama-samahin mo lahat ng Y. Okay? So, ang buong summation ng Fx mo, that will be F1x plus F2x. So, ang F1x mo, that is 2.36 times 10 to the negative 8 Newton plus F2x mo, that is 6.67 times 10 to the negative 8 Newton. So, ang lalabas sa sagot sa'yo doon, that will be 9.03 times 10 to the negative 8 Newton. Okay? So, ang summation naman ng Y mo, that will be equal to F1y plus F2y. So, that will be 2.36 times 10 to the negative 8 Newton plus 0 kasi F2y mo ay 0. So, ang equivalent ng Fy mo ay 2.36 times 10 to the negative 8 Newton. Okay? So, para makuha mo si F, that will be equal to Fx squared plus Fy squared. Okay? Parang ito yung formula sa vector. Yung resultant force at saka yung direction ng force ay yung parehas lang ng formula. Okay, so that will be equal to square root of 9.03 times 10 to the negative 8 Newton quantity squared plus 2.36 times 10 to the negative 8 quantity squared. Kapag kinuha mo itong buong term na to, in-evaluate mo siya, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 9.33 times 10 to the negative 8 Newton. And then, para malaman mo kung saan yung direction nito, the theta will be equal to inverse tangent ng Fy over Fx. So that will be inverse tangent ng Fy, that is 2.36 times 10 to the negative 8 Newton over 9.03 times 10 to the negative 8 Newton, which will give you an answer of 14.6 degree. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!